Hello, magandang araw mga engineer. Mga kanayon, magandang araw sa inyo. Guys, maraming nagtatanong sa akin, paano daw mag-extract ng forces? Ano daw ang ginagamit ng mga forces based doon sa dito sa analysis ng Instaad Pro? Gusto nila kukunin yung mga forces para pag nag-design sila ng coulomb, yun ang gagamitin nila sa manual calculation. Pero sa dami-dami ng mga forces, hindi nila alam kung ano ang pipiliin doon. So ito guys, ito yung structure na gagawin kong sample. At ito din yung result ng RCDC ko. So yung mga result na to ay galing dito. So ang mangyari nito, piliin natin guys itong column sa itong column na ito. Dito tayo kukuha ng sample. Kunwari, kailangan natin ng mga forces dito. I-extract natin. Pero ibibase din natin sa result ni RCDC para mapatunayan natin na tama yung ginagawa natin. So dito sa structure na to, so gagawin natin dito is i-ano muna natin siya, separate yan, ganyan. So itong column na ito, dito tayo kumuha ng sample. So, para ma-identify natin yung kung anong column number to, mga nodes, sa keyboard, shape in. Sa keyboard, shape B, para lumabas yung column numbers. So, itong unahin natin tong 1107. So, dito naman, yung 1107 na yun, part ng C2. So, hanapin natin yung C2 dito. So, ito yun. Makikita natin dito yung C2 tapos 1107. So, dito sa ano niya, result, pumili siya ng ano, doon sa load combination 19. Pero, kung bakit doon siya sa load combination 19? Tapos, yung ano niya, yung POT, ibig sabihin yan, yung load niya sa top. Meron siyang load sa top, meron din siyang load sa bottom. POT, POB. So, meron siyang MUXT. Ito yung mga factored load, ha? Factored moment. MUXT, factored moment along X. Sa global X axis to. Tapos, MUYT, ito yung factored moment along global Y axis. Tapos, ito na yung mga BUX. Yun yung mga horizontal forces. Yun. So, dito, kukunin muna natin itong, unahin natin itong column na to. So, pagkapunta dito, punta ka dito sa reports, beam and forces, then wala ka nang i-click muna dyan, diretso ka na lang sa loading. Then, yung mga load combination ay dito yan magagaling sa 8 hanggang 22. Yan. So, highlight natin yan. Kakopy natin and i-paste natin dito. Ito yung mga load combination. So, ito yung mga beam numbers. So, ang tanong, saan dito? Ang unang ang ating gagawin dito guys is co-compute natin yung eccentricity ng mga columns ng bawat isa. So gagawa lang tayo ng formula dito equals then eccentricity divided by vertical force.
then equals. So ito na yung mga eccentricity niya. So i-drag na natin pababa. So ang hahanapin natin guys ay yung kung sino sa kanila ang may malaking eccentricity. Yun ang pipiliin natin. Kagaya nito, makikita natin guys ito. Ito yung may malaking eccentricity. Ito yung pipiliin natin. Itong data na to, yung kukunin natin. Kasi dito na natin makikita yung mu x top, mu x y. So makikita natin itong 1000 na node. Yan ay nag-symbolize na ano. Ito yung sa baba. Kaya bago ko makalimutan pala, pag nag-design kayo ng column, mas maganda yung structure ninyo. Naka-arrange yung node. Halimbawa, yung sa ground floor, o dito sa support guys, halimbawa sa support, from bottom to up, dapat naka-arrange yung column numbers, beam numbers, and node numbers. Halimbawa sa mga node na lang, pwede ninyong sabihin na pag mga nodes na nasa baba, pwede ninyong sabihin nag-i-start ng 1. 1101. So ibig sabihin noon, yun yung mga node na yun yung mga nagna-number na 1101 pataas. Pag dito naman sa sunod na story, ang gagawin naman niyo itong ilagay niyo dito is 2. Nag-uumpisa sa 2 yung node. So halimbawa 2101, 2102, ganyan. Kung depende kung ilang nodes 'yan. Basta magi-start siya ng 2. Pag dito naman sa taas 3. Nang sa ganun, pag punta natin dito sa mga result, kagaya niyang 1101, ito yung mga node na nasa sa support. Tapos itong node naman na nag-umpisa ng 2000, ito naman yung sa second floor. So nang sa ganun, kung ito yung column na to, ma-identify mo kagad na ito yung bottom, ito yung top. Kasi dito mo kukunin yung PU top, PU bottom, MU X top, MU X bottom. Kagaya nito. Ito, PU T, ibig sabihin PU top. Tapos mayroon din siyang PUB dito, PU bottom. So, ma-identify mo kaagad dito na ito ay nasa bottom. So, kailangan i-arrange ninyo yung mga nodes. So magagamit dyan ninyo guys yung node numberings. So mayroon din akong tutorial yan na kung paano mag renumber ng mga nodes. So balik tayo dito. So ito yung mataas ang eccentricity. So kinuha niya dito automatic yung PUT dito is 179.251 PUT. So ito na yung kombinasyon. So nasa 19 siya. Kung makikita mo dito, i-analyze mo, isa-isahin mo siya, i-visualize mo siya, ito lang talaga ang may pinakamataas na eccentricity. Dito 0.2 lang. Ito 0.3, 0.2. So ito lang ang 0.5. So dito siya kumuha. So yung tingnan natin yung PUT niya, PU bottom to eh. PU bottom is 179. So ibig sabihin yung PUT niya is 171. So i-check natin dito. Tingnan mo 171.12. Nasa 19 siya. So yun yung basihan niya sa pagkuha ng force, mga moments, mga horizontal forces, mga shearing force. Doon niya kinuha sa combination 19 where, na kung saan nagpo-produce ng malaki ang eccentricity. So kung titingnan mo dito ang PU, ito yung top, no, ang PU bottom niya is 179. So makikita mo dito PU bottom 1.79 din. So ganun lang mag-extract mga guys, ganun lang mag-extract ng forces. Flexural design. Titingnan natin yun saan galing itong MUXT. So sa top yan.
yan ay 52.55. So dito, ito yung top. Makita mo dito, ang MUX natin is 52.54. So balikan natin siya, ayun o, 52.55. So yung MUYT, meaning factored moment along global Y axis, MUYT 7.31, sa top siya. So ito yung top. So ayun, along ano siya, ito yung Y. So 7.305 din siya. Yan, na round up lang. So ano yung halimbawa, BUXT, ito yung shear force, BUXT horizontal sa top. So dito din yung galing, sa top, BUXT. Ito 2.9 BUXT, yan o, 2.93. So dito yan gagaling, dito yan galing. Ngayon guys, dito naman tayo sa, kasi dalawa kasi yan, magpartner yan. Yung isa naman, ito yung, ito yung final critical design position, yung kaninang itiningnan natin. Yung isa naman sa maximum. So saan to galing? So dito yun kinuha niya. Balik tayo dito. So ito yun guys, beam and forces. Dito naman, ang kinukuha mo dito ay yung axial force maximum niya. So less from high to low. Copy mo siya, then paste natin dito. So makikita mo dito, kailangan ilabas na natin yung mga nodes. So node, so dito 2006 1001, yun lang yung node ng column na to. So tignan natin dito 1001, yun yung maximum vertical force niya. 1000 dito daw yun. Pero titingnan natin sa baba, baka may negative. Sa 2006 naman, mas malaki ito, 365. Ah, hindi. 365, mas malaki nga ito, itong 2001. So, dito niya kinuha yun. Sa combination 16, tingnan natin. Ayun, makikita mo combination 16, 382. So 382 siya. So yun yung dalawa. Ngayon, pag nag-design tayo ng column guys, kailangan i-determine mo muna kung ang ating frame ay sui or non-sui. So itong mga nakatabulate dito, paano naman to siya kinuha? Kagaya nitong ito, mga ano yan eh, load combination. Ito yung gravity load. Ito yung gravity load along 0 to 3.2 meters dito. Ito yung 0. Tapos ito yung 3.2 meters. So dito na level. Dito sa baba, yun na yung, nandito yung V-share. Pero itong sa pangalawa, ito yung tinatawag na story share. Dito. So paano kinukuha yung story share? Dito, dito, dito. Paano siya kinukuha? Meron na siya 0.3.2, 3.2 to 6.4, 6.2 to 7.49. Ito yung tatlo na to. Ito yung 1, 2, 3. Ito yung importanteng malalaman. So ito yung mga story height. Ngayon,
sa bawat story share, mayroon din siyang corresponding na relative displacement. Ito ay kaila, paano din to siya kinuha? I mean, ito rin, ito pala yung story share din, gravity load pala ito. So, ito rin story share na nabanggit ko kanina. Ito yung tatlo. Ngayon, itong gravity load naman, ito yung dito. Ito yung overall. Kumbaga, ito yung structure na to. Ano yung overall force? Parang kagaya lang nito, guys. Sa support, mayroon na tayong dead load. Ito yung dead load eh. Pero kasi ito, dead load lang to. Iba yung nakalagay dito, nakatabulate. Yung gravity load na to, hindi siya dead load lang. Kasi kung mapapansin mo, may combination siya. Kinuha ito kung alin ang maximum sa mga combination natin. Kung ano yung magpo-produce ng maximum PU, yun yung pinipili. Ano yung total vertical force at this level? Sa level na to, makikita naman ito yung level na to, 0 meters to 3.2 meters. Ito yung gravity load. Tapos 3.2 to 6.2 meters, ito na yung sa pangalawa. So dito, tapos relative displacement. Ngayon, sa structure natin, once na pasado siya sa drift, so, ibig sabihin nun, non-sway siya. Para siyang, yung frame natin, considered as brace. Kasi kung sway siya, yun yung unbrace. So, ito yung mga requirement, guys, para mag-compute ninyo ang effective length factor. Kailangan kasi yung key nga makukuha mo eh. Actually, mayroon namang pagpipilian na key. Diba, sa mga may mga condition doon. Pag fix ang top, fix ang bottom. So, less than 1 yun. Naka-pin lang. 1. So, may mga ganun. Kaya kung tutuusin, pwede mong ma-customize yung effective length key. Depende sa'yo. Dito yung makikita. Punta ka dito sa settings. Tapos itong effective length factor. Dito. So makikita mo dito. Halos lahat sa support. O doon sa 3.2 meters. Halos lahat yan. 0.87. Although mayroong mga ilan-ilan lang. Pero halos lahat yan ito, 0.7. Tapos, dito sa 6.2 meters level, halos 1 na rin lahat. Pero mayroong formula dyan. Kinumpute ni RCDC para makuha yung effective length key factor. So, kagaya nito guys. So, dito nakadepende siya. Basta pag non-sway siya, automatic yung effective length mo ay, pero pag ito ay sway, ang effective length mo ay magiging more than 1. Sa kailangan, pasado sa drip yung ano mo. Pero paano mo kinukuha yung stability index? Ito yung mga stability index. Pag ang stability index mo ay less than 0.04 or 0.05, yan ay makukonsidered na non-sway. Kung makikita mo dito sa ano, ito, sa computation niya, 0.013 is less than 0.05. So, the column shall be designed as non-sway frame or brace frame. Hindi naman siya naka-brace, pero consider as brace pag non-sway. So, pag nakuha mo na yung effective link, makukompute mo na yung, magagamit mo dito yun sa ano, sa slenderness checking. Tapos, mayroon tayong tinatawag na beam capacity joint. So, dito sa mga ano, kailangan importante itong makuha itong moment sa level na 3.2
3.2 meters halimbawa. So, mayroon siyang 76.5 meters. Ito yun sa mga halimbawa. Itong kulom ang dinidesign. So, kailangan mag... Itong beam capacity joint. So, kinikuha yung moment yan. Yung 0 degrees. So, kung itong kulom ang dinidesign mo, kailangan kukunin mo rin tong sa joint niya. Ito yon. Beam capacity at joint. So, kagaya na ito, 0 degrees. Saan dyan ang 0 degrees? Sa mga beam na to. Sa mga beam na to. Itong tatlo na to na nakakunik sa column. Since wala naman tayong beam sa bottom. Ito yung bottom. Ito yung top. So, walang beam dito sa bottom. Kaya ang comment niya dito, lalagay niya no beam sa bottom. No beam. Lalagay niya yan. So, sa top lang ang meron. So, kung makikita mo sa x-axis, dalawa yung beam. So, kung balikan natin yun, sa x-axis, ito yung x-axis natin. Base dito. So, dalawa ang beam. So, pag titingnan natin yung j-axis, isa lang. So, balikan natin dito. Dito, minor axis. Kung makikita mo, isa lang ang beam. So, itong tatlo, no beam na. So, dito tayo sa itong ang beam capacity at joint. So, yung 0 degrees do na beam, since tatlo yan eh, ang 0 degrees dyan ay ito. Kasi ito yung, kumbaga sa ano, ito yung start. Pag i-highlight mo yan, green start yan. So, yan yung 0. Tapos, ang 90 degrees naman papunta doon. Tapos, ito yung 270. Ito yung 180. So, ang mayroon tayo, 0 degrees, 180 degrees, and 270 degrees. So, kung titingnan natin ito, 0 degrees, 180 degrees, and 270 degrees. Gayon nun ang pag-identify sa mga beam niya na naka-attach sa kanya sa column na kinoconsider natin. So, ang moment naman doon, kung paano ma-identify yung 76.5 na yun sa moment na yun, ang kinukuha lang dito is maximum moment lang din. So, kung paano yun, ito ipapakita ko guys, unahin natin yung 0 degrees. Ito, 0 degrees to eh. Ito ang hahanapin natin. So, 0 degrees, highlight natin to. Then, beam and forces. Then, click mo lang yung maximum moment. Tapos, naka-list from high to low siya. Then, click mo yan. Yan. So, kapihin natin to. Paste lang muna natin dito. So, kung makikita natin dito, ang pagbabasihan natin dito is node 2006. Doon siya nakakunik sa kolom. So, doon lang tayo pwedeng tumingin ng moment. So, balik tayo dito. 2006. So, ito yun. 2006 node. Maximum moment niya is 76. Yun yung maximum. Sa positive. Pero kailangan sisilipin natin yung negative. Kasi ang negative, direction lang naman yan eh. Pero, ano yan? So, wala na. Ang pinakaano sa ito. So, ito yung maximum niya. Ito yung 76.494. So, titingnan natin dito. Ito na yun. 76.5. Sa 0 degrees. Pero dalawa ang kinukuha dyan. Pati yung isa. Ito yung moment capacity, beam at top. Ito naman moment capacity, beam at bottom. So, ito yung 20.09. So, saan naman to? Dito rin to makikita. Sa 2006 node pa rin tayo. Hahanapin mo lang yung 2006, yung pinaka-minimum.
since naka-ano to eh, naka-arrange to from top, from highest to lowest. So hanapin mo lang yung 2006 ito. Since ang rest dyan 2012 na, so hindi na natin yung kailangan. So dito, ito yung 20.085. So kung titingnan mo dito, ito na yung 20.09. Punta tayo sa 15. So ito yung 76.49. Pero ang tanong, bakit dalawa? Kasi mayroon pa tayong isa, ito nga yung 2006, di ba? Na node. Ito yung 20.085. Para saan din yan? Na kung saan naka-replique yan dito. So kung mapapansin mo, pag nag-design kasi tayo ng beam, kagaya nito, load combination 15. Ito yung sa top niya, sinasabi niya. Pero kung alin, kagaya nito, negative 21 siya. Pero mas mayroon pang maliit dito or malaki or ano. Yun ang hahanapin natin dito. Dito negative 21.46. So kung titingnan mo dito sa 2000, dito sa ano na to, yung nakita natin kayo na dito yun sa joint na to. So sa joint 2006 lang tayo. So kung titingnan mo dito, yung top nito na sa node 2006, ito na yun, 76. Pero mayroon pang sa bottom noon, yung 20.085. So ito yun sa load combination 17. Titingnan natin yan dito. Load combination 17. Ito yun. 20.09. Ito na yung pinaka-maximum. Kahit isa-isahin mo siya pagtingin yan, gamit ng itong mga combination na to, wala ka nang makikitang mas malaki kundi ito na yun. Sa node 2006 ha, kasi ito yung kinukonsider natin na column eh. So kung nagdi-design ka, iniisa-isa mo, ganito ang gagawin. So doon yun galing. Kaya siya, mapapansin mo, una i-design mo tong beam considering the moment here. Tapos pagkatapos mong i-design, mayroon ka ng reinforcement doon sa top. So kailangan mo rin ng reinforcement sa bottom. So ito yung load na gagamitin mo. So dito naman tayo sa 180. So dito tayo. Ganon din gagawin natin. Maximum moment lang yan. Click mo ito. Hanggang dito. Paste natin dito. So 2006 ulit na nodes. Itong node na to. So 2006, 2001 ito, so hindi ito. Malamang na sa baba ito. Ito 68.07. So kung makikita mo diyan, 68.07, kung titingnan mo dito, ito na yun. Nasa round off lang yan. Ganun din yan, 68.82. So pag tiningnan mo itong, ito yun eh. Pag double click mo yan, node 2006. Pero tingnan muna natin yung combination 13 siya. Node 2006. Combination 13. Ito yun, sa top niya. Kailangan mo rin sa bottom. Kaya nga, titingnan mo dito.
Hanapin mo rin yung 2006 dito. Ito. Ito na yun. 23.938. So, kung makikita mo dito, ayan o, 23.94. So, yun yung sa bottom. Kaya pag nag inuha niya yung reinforcement niya, ito na yun. Yun yung reinforcement. Is the required, is the provided. Ito yung provided niya. So, kung 23.94 lang, ito yung required. Dahil dito. Since ang na-provide niya is 452, so automatic, ang moment capacity niya is 35.68 na. Instead of 23. Naging 35 kasi ang provided kasi malaki. So, doon galing yung mga forces. So, dito tayo sa 270. Highlight mo lang yan. Maximum moment. Copy mo yan. So, node 2006 din. Ito yung pinaka-maximum. Pero kailangan i-check din natin yung sa baba. Wala. So, kita mo, 51.835. Yan, 51.84. So, yun yung sa top. Makikita nyo dito, ang nakalagay dyan, 51.84. Beam at top. So, kailangan mo din ang bottom. So, ang bottom naman is 2006. Hanapin mo lang yung 2006 dito. Yun, 2006. 11.599. So, tingnan natin kung 11.599 nga. Ayan, 11.6. So, nandyan yung mga reinforcement na. So, yun yung pag ano sa beam capacity up. At joint. Bawat bata may tanong. Ba't ganito? Ba't ganon? Hayaang buksan ang isipan. Sa science o agham, tayo na sa sinaskwela. Kasi na